Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Andito po tayo ngayon, mag-a-analyze tayo ng nangyaring bakbakan dito po sa kakatapos lang round 7 po ng Asian Chess na ginaganap po ngayon sa China, no? At nakakatawa dahil nabalitaan nyo naman noong nakaraan, medyo inalat ang Pilipinas pero nakabawi dalawang sunod. Pinorsiro po kahapon ang Hong Kong at ngayon kakatapos lang kasama po natin Grandmaster Darwin Lailo. Ayan, tinalo po nila ang team Bangladesh. Grabe yung lineup ng Bangladesh, tatlong GM, isang IM. Pero panalo po tayo at ang superhero natin sa bakbakang yon, walang iba kundi ang ating pong kumpare, Grandmaster Darwin Lailo. Bati ka naman sa kanila, pre. Thank you, pre, para mag-analyze tayo ng game. Maganda rin yung game. Oo, yan. Para sa mga manonood, para ma-analyze din maganda. Yan. Saka para makita rin ng mga bashers kung gaano kahirap maglaro din. Actually, naka-live yung game kanina. Nakakatawa yung laban. Ito na nga, no? So, simulan na po natin. By the way, ang score po, tabla po yung 1-2. Panalo si Grandmaster Darwin Lailo at natabla yung 4. Kaya 2.5-1.5 at panalo tayo doon. So, kalaban ni Grandmaster Darwin Lailo, wala iba kundi si Grandmaster Raman. At GM daw, pre, di ba talagang veterano to? Dati pa to eh. Ang taas rating na to eh. Oo, parang live rating niya, 2494 yata. Ngayon, pero dati di ba sa mga Malaysia tournament o around Asia tournament, siya lagi yung nangigibabaw eh. Nanalo rin ako. Anyway, lagi siyang board 1 din ng ano, Bangladesh ngayon na board 3. Yun nga yung nabanggit ko, alam ko ito yung top seed ng Bangladesh, pero I'm not sure bakit nasa board 3 siya. Pero ang sumalo sa kanya, malupit din eh. Nadali. Kami. Anyway, Grandmaster Darwin Lailo ang tinira po C4. Ayan, talagang C4 si GM daw eh. Pagka C4, nag-E6, in-expect mo ba yung E6, GM daw? Oh, parang nakita ko na yung game niya, may ganyan din siya. Ah, so, yung pagka na C3, D5, D4 ka, in-expect mo C6 tas mag-F5 ba yan? Kaya nag-E4 ka? Oh, may ganun. Yeah, may ganun din. Oh, kasi pagka E4, medyo mabilis ka bang tumira dito? Pagka takes, takes, and then bishop B4. So, lahat pa to opening home preparation pa o... Oh, na-review ko lang yun. Okay, na. Ayos. Okay, so pagka bishop D2, talagang lead yan, binibigay yung pawn, no? Kinapture niya eh. Pagka takes, kinapture yung kabayo, one pawn down, pero bishop E2 lang, nag knight a6, inaatake yung bishop, tapos bishop a5, oh. Home preparation pa rin to. Meron siyang kalaban, 2650 yata, o mataas pa. Draw sila sa ganyan. Sa ganito, tabla. Ang threat, mate, ha? Ayan, kitang-kita naman. Mamatiin po sa d8. Kaya ang ginawa, b6, and after b6, dito ako nasupresa, eh. Tinira mo, medyo mabilis pa to, eh. Ay, ang bilis, sorry. Gumalaw. Mali. Pag ano, nag-queen d6 ka, eh. So, home prep pa rin dito, talagang binibigay mo yung pyesa, no? Hindi, pag kinain niya, may casting din, oh. Pag capture, castling, threatening mate dito, mate, no? Tapos pag gumalaw bishop dito, may check naman, tama ba? Ang dami kasunod. Tapos pwede din nata mga ganito, tama. F3, kaya, kaya napilitan siya mag bishop d7. After bishop d7, nag bishop c3. Dito ka na ata medyo bumagal eh, tama ba? Sa, may pwede na bumagal ka na eh. Kasi parang yung iba kasing laro, may knight f6, parang ganun. Knight f6. Pero eto, nag f6 eh, no? Siguro talagang laro na rin niya talaga yan dati pa. Kasi ang bilis niya din tumira eh. Sa live streaming, ang bilis niya tumira. Tapos dito, nung napansin ko, parang nangangapa na si pari ah. Pero tama yung mga tinira mo, pre. Na-check mo na ba? Kasi pagka F6 niya, knight F3, tama. Nag-knight H6, rook D1, tama. Nag-rook siya yan. Oo, parang pin. Tama pa rin yung queen A3. Grabe. Tapos syempre, napilitan, umatras, kinapture, takes, tapos queen d6. Yan, no? Goods pa rin yung mga tinira mo eh. Pagka king e8 niya, ayun dito, sobrang tagal mo tumira. Tagal. Nagpipili lang ko knight d4 or knight dito kasi. Ayan nga, tama ako sa stream. Kasi dalawa lang pinagpipilian yan. It knight d4 or knight d2. Pareho kasing pwede. Idea is, yung queen kasi kailangan palayasin yan dyan eh. No? Para ma-pressure tong c6 eh. Diba? Yun yung pinaka-idea mo. According sa engine, nung sinisilip namin, knight d4 daw yun the best. Kaya knight d4 yun, para makakastling din, no? Para, depensa sa bishop, makakastling ka agad. Pero yung correct, tinira mo, second best, which is also good, kasi, ang idea nito, attacking the queen agad, eh. Tapos, parang hindi siya makaanagalaw. Nung tinitingnan ko pa yung mga kasunod, kasi looking normal, queen takes dito, dito, eto, eto.
sa iyo madaling laruin after bishop f3, pero sa kanya parang hirap mag-decide, no? Kung saan siya pepesto. Kung saan siya pepesto kasi parating yung babagsak yung c6 eh. At ang pinapatira ng engine, hindi niya nakita queen h3 to equalize. Meron parang out of place din yung ano niya, yung queen. No? Unang tingin kasi parang kailangan na umuwi para tumulong eh, di ba? Oo, correct. Pag tao lang, pero pag engine, tingnan mo, lakas ang loob, dito lang. Oh. Siguro idea niya, depensa yung e6. No? Correct, correct. Oh. Anyway, pagkatira niya doon, tama, number one engine mo, tinira mo pre. Queen takes e6, oh. Na-analyze mo ba yung mga pwede niyang puntahan? Oo, tagal ko tumira rin tagal din. Tagal mo tumira dito eh. Ano yung mga nasilip mong, ano yung pinaka kinakatakot? Sabi ko baka mag-king F7 siya or something ganun eh. Dito. Ang mga, kasi eto, or even dito, ay hindi pwede yung king F8, sorry, pwede, dahil may capture dito. No. Pero yung king dito sa dalawa, laging may queen A8 yung tinira mo eh. Correct. Kaya pala parsado dito, pero saan titira nun? Walang titira yata. Kung ano pa ba sa analysis mo yan? Hindi masyado. Pero nung matagal siya tumira siya, parang gusto niya mag-king D8. Ah. Pero di ba parang engine mo be? Oh. Pero parang nakakatakot magka-king ganun talo. Parang walang dating, no? Pero yan pa yung number one move. Nagulat din kasi ako. Kasi baka mamaya mag-king E2, mag-rook D1 ako. Delikado na naman, di ba? Yun lang ang mangyayari. Pero grabe, yun ang sinasuggest ng engine. Kaso, ang tinira niya nga is King D7 na kung saan, eto, ang ganda ng pinawalan mo dito, pre. Queen A8. Walang way para depensahan, no? Correct. Hindi na niya maano yan. Kailangan ko na bumawi ng pawn. Ang dami ko nang binigay. Actually, naka-isa ka na eh. So, may isa ka pang kailangan bawiin. Correct. At dito, hindi niya na madepensahan. Nag-Knight C5 na lang ang pinapatira ng engine, which is the best move daw, Rook D8. Pero lamang ka pa rin eh, after takes, no? Lamang na talaga. Lamang na talaga. So, ang ginawa niya, nag-knight c5 eh. So, queen takes a7, ayan, automatic na yan. And then, nag-knight d7, humarang. Tapos, nag-knight, number one engine move to, pre, oh. Oo nga, no. Anong pinaka-idea mo? Of course, para tatalo dito. May bishop b4, knight d6, mga ganun, no. Tapos, knight d6, no. Kaya, dinipensahan niya yung d6 square ng knight f5 eh. Kaso, pagkatira ng knight f5, King ito ka lang, engine move na naman, nag-engine ka ata, pre, ha? Puro sunod-sunod. Hindi na ako makatayo, ubos ang oras. Wala ka na oras dito eh. Sunod-sunod na yung engine mo dito, ha? So, pagka king ito, idea is rook d1, tama ba? Rook d1. Ano, para supporta dito, pressure sa d7, may bishop b4. Para may, hindi rin siya makacheck sa d4. Oo, oh, hindi rin siya makacheck, wala na, no? Pantay na. Kahit mag-bishop b4 ka, walang later na sundot doon, no? So, ang ginawa niya, nag-rook d8. Depensa, rook d1. Okay? Hindi nagkakala yung rook d1, queen c7, pareho ng ID. Transpose lang. Transpose lang. Pero dito, tumira siya ng e5. After okay. e5, ayan na. Bishop b4. Ayun na yung halos matapos na siya eh. Wala na siya pupuntahan, no? Sigswang na. Sigswang. Only square, hindi. Saan niya pumunta siya is king f7. Kaso pagka queen c7, ito na medyo patapos na buhay niya dito. Kasi atake yung tori. Ano ka na pre dito? Time pressure ka na. Time pressure, 3 minutes na lang yata. 3 minutes ka na lang dito, 3 minutes ka na. So talagang medyo kailangan bilisan mo na ng konti. Haba pa ng oras niya eh. Nasa 30 minutos pa ata. Anyway, dito talagang namumuti na yung bar eh. Saan pupunta yung tori niya? Wala, no? Magpuntahan siya. Rook E8. Rook E8. Kaso, pagka rook E8, ayan na yung knight D6. Chinek mo lang. Pagka knight D6, hindi niya tinakes eh, no? Hindi siya nag-knight takes. Ano mangyari pagka knight takes? May check ako, bishop D5. Bishop D5, tapos anong plano? Tama, engine move nga yun. Nakakainin ko na lahat yan. Nakakainin mo lahat, no? Wala na pala, no? Pag-checkin mo na yan. Queen takes D6, mati pala to. Mati pala to. So, ayun pala yung pinaka-plano dun. Kaya, napilitan siya, instead of taking the knight on D6, nag-king move, at dito, during live, sabi. Tagal ko na naman tumira. Tagal mo tumira, tapos kinabahan ka daw, sabi ng mga viewers. Kasi hindi yes, sinusureball ko lang kung anong magandang tira. Ayan, ito maganda kasi aba, ayaw nilang maniwala sa ikaw nga pre mag-explain. Anong mga analysis mo during this time? After King G8, ano first candidate move mo dito? May Bishop D5. Bishop D5, or... no? Number one. Ako din, kasi pinagmamalaki ng mga viewers, may Bishop D5 ba? Kita naman, ba't hindi tinira? Kasi may linya dito na magulupe, no? Di ba pag ganito? O pagka king move, sabi nila, di ba queenless pagka knight F7? Knight E5, mga ganun. Knight E5, hindi nila alam na pin. Pin. Pagka king move,
Talo pa. Talo pa. Iyak. Iyak pa. Kaya yun. Tapos may isa pa. Sabi nila, eh Bishop F7 para isang buong tori daw instead of Knight F7. May check pa. May check pa. Hindi nila nakita yung check. May perpetual. Oo. May perpetual. Kaya nga sa matatabla pa. Kaya nga ang sabi ko, eh ganun talaga. May kailangan makita dyan which is malalim eh, no? Ito yun eh. Yung pagka-check, pagka-king move takes. Tapos Bishop F7, yan yung sinasabi ng NG, sabi ko. Kaya less than 3 minutes. Grabe. Paano mo makikita ng mabilis yan? No? Kasi usually... 3 minutes na lang. 2 minutes. Usually kasi, di ba pre, pag human ang naglalaro, pag inoperan ka ng ganyan ng isang tore, wala kang makitang clear way after Bishop D5, magsasettle ka na lang sa clear sa way. Sa lamang. Yung walang counterplay, yung walang risk. Kaya ang ginawa... Walang perpetual. Oo, walang perpetual, wala lahat. Walang tabla. Kasi alam mo, panalo ka na. Kaya knight takes E8 immediately. Which is, wala, plus 6 pa rin yan eh. O plus 7 eh. Pagka-takes. And then, Bishop, sa haka na king move, sinape mo na lang yung king move. No. Kasi pwede pa rin pala i-transpose. Pwede transpose, check, tapos Bishop 7. Kasi hindi ko na napansin yung Bishop F7. Ano na eh, 2 minutes ata. Oh, 2 minutes na lang. So, kaya sabi ko, king safety na lang. King safety, eto. Napakadali na nito eh. Ayan, no, ayan Bishop, eto. Wala na. E-end game mo na. Papalit mo na yan. Ano yan, pang gagawin? Queen F8 siya. Nag-queen F8, Bishop takes D5, takes. Nag-queen C1, safe na. Wala na. Tapos ang laban. Babagsak yung pawn. Tapos Bishop E6 ng threat. Bishop E6, wala na. And that's it. At dahil doon, panalo ang Team Philippines. Ayan. So, ano masasabi mo sa game mo ngayon, sa performance mo ngayon, Parpre? Medyo maganda naman yung ano yung game. Natuwa rin ako kasi halos hindi nakagalaw yung king niya. Talagang naipit. Tsaka nanalo yung team. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung natalo na naman, baka mabash na naman. Daming basher. Nakaabang yung mga basher pag natatalo eh. Yan pala. Yan pala. Kasi maraming yung comment na hindi maganda after what happened sa Thailand. Pero siguro mas maganda, sabihin mo din kung ano yung saloobin mo doon, pre. Kasi ako, pinexplain ko na yan. Ang sabi ko, ganyan talaga yung chess. Hindi porkit top seed ka, lagi kang panalo. May minsan talaga nagkakamali kahit nga si Magnus, no? Pero ikaw, pre, ano bang gusto mong sabihin sa kanila? Gusto ko lang kasi manalo sa against Thailand. Kaso, kakapilit ko, yun, nauwi sa talo. Kasi normal lang naman talo. Kasi... Pero kung draw lang naman habol ko, madali lang mong siguro makahanap ng draw lalo na mataas ang rating ko doon kalaban. Kaya, pero kung gusto nila lagi silang panalo, sila na lang maglaro. Diba? Pero, yan na nga eh. Kasi pag top, mas mataas rating mo sa kalaban, of course, gusto sa may manalo. Ngayon, minsan, yung pagpipilit, eh, nagtitake ka talaga ng risk pag gano'n eh. And correct, correct. Consequence, minsan, nagkakamali eh. Kahit si Magnus nga kakapilit, nagkakamali. Oh, kahit nga si Gukesh, nung may draw pala siya, nag-resign siya. Ay, oo, nakita ko yun. Yung laban niya kay Masudlo, no? Pagka-Rook G7 ba yun? Rook G7, tapos nag-resign. Oo. Draw pala. Di ba? Hindi niya, alaim yun, 20, number 6 sa world, di ba? Oh, ganun talaga eh. May ganyan yung chess eh. Kaya dapat... Oh. Kaya ang mahiwaga ang chess, masarap maglaro eh. Oo, oh, mahiwaga talaga ang chess. Pero pre, very happy sa performance nyo na last 2 rounds. Ang ganda na nangyari eh. Kaso hindi pa tapos yung laban, no? May 2 rounds pa natin. Bukas. May pairing ba? Versus Iran kami. Uy, Iran! Naku po, sarap mag-live yan. Kaya i-live stream ko yan pag nakawi ako na maaga. Oh, correct, correct. Sino pala kalaban mo, pre? Board 3. Si, ano, yung 26 plus 10. Oo, mga kasabayan nila Ari Reza yun. Alam ko eh. Lalakas. At least nating tulos. Ayun, mas maganda naman yun. Nating tulos, mataas rating nila. Bahala na sila. Di ba? Anyway, congrats ulit, pre, ha? Thank you, pre. Good luck sa inyo. Ayan, Thank you. Akala ko nung tumawag kasi kanina, magte-training na tayo eh. Ah, magte-training na tayo. Ayaw nga. Kasi alam mo, niloloko kayo dahil ang mga coaches dito ng Thai, mostly Pilipino. Sabi, tapos tinalo daw yung mga ano. Sabi ko, ibang usapan yan, hindi naman ganun kadali ang chess eh. It doesn't correct. Mean na, like example, estudyante ko, tinalo yung ano, ibig sabihin ba? Normal lang naman yung talo eh. Kung kahit sino naman natalo eh, di ba? Ang hindi normal, pag pinaglaban mo sila 10 beses, tinalo nila yung Philippines 10 beses. Hindi normal. Ayun, pero ang hindi normal, natalo ka na walang kalaban. Yun. Yung malupit. Natalo ka diba? Walang kalaban. Mas malupit yun.
Anyway, pre, congratulations ulit ha. Thank you, thank you, pre. Kailan pala kayo dyan? Hanggang October 9 uwi namin. 9 o, oh, 4 na araw pa, no? Ayan, alam ko, miss mo na, baby. Batiin mo naman si Imare. Ah, nga. Asawa ko, si Ara. Tsaka baby, si Arya. Hello! Tsaka sa mga fans namin dyan ng Team Philippines. Tuloy lang support. Good luck sa last two. Tsaka gusto na rin batiin yung mga bashers. Para sa inyo itong panalo namin ng Bangladesh. Ayos. Ayan, yung last, pre, ha? Hopefully, tuloy-tuloy na yung panalo. Alam ko, malakas yung mga susunod na pages. Sana. Pero good luck, good luck. Andito lang kami, nakasuporta. Ayos. Thank you, sige, sige. Hanggang dito na lang po kami, mga kabiyahe. Abangan po natin at i-follow po natin yung Asian Games at magla-live tayo at gagawa ng mga video. Alright, so, bye po. Thank you, thank you. Thank you, pre. Good luck. Ayos, pre. Ayos, pre. Salamat, ha? That little mouse, cause I'm an albatross.